As an artist, well, Kapuso ka naman, so siguro, anong na-feel mo na nag-shutdown yung ABS? Ako, as much as possible, I want to be as neutral as possible. Kasi, I don't want to be anti-government. Pero, ang ayoko lang yung the fact na ang daming nawalan trabaho. 11,000 employees. So, parang sana nagkaroon ng parang compromise na lang sana, if ever. Diba? Kasi yung 11,000 yun, ang dami nun. And as well as the artist, parang if I were on their shoes, parang di ko alam kung ano yung, di ko alam kung ano yung gagawin ko eh. You know, but, feel ko naman na magkakaroon pa rin ng doors for them. Maybe they could transfer to another network. Or, di ko alam, pero they could turn into vlogging. Pero naisip ko nga, ano eh, na parang, because of that incident, feel ko yung digital mas talagang mas masaangat eh. Diba? Kasi syempre, like those artists, sila Daniel Padilla, Coach Martin, like those big artists, parang imposible na, parang can't imagine na parang di sila makita. Diba? So I think, for sure, magkakaroon ng isang digital company or network na dun sila mag-work if ever. Or siguro buy another channel na lang. Diba? Kasi, ang sad lang din, kasi yung mga fans ng ABS-CBN, yung mga kapamilya, I mean, kahit Kapuso ako, syempre, I feel for them pa rin, na parang yun yung entertainment nila eh. And it's actually not just about the franchise, parang, it's like family eh, diba? Like, kaya nga kami Kapuso, for me, ano yun, may meaning yun eh, na parang when you're Kapuso, parang may relationship. So those kapamilyas na fans ng ABS-CBN na yun lang yung source of entertainment nila, especially this lockdown with this pandemic na wala talagang halos ibang entertainment din para sa kanila. Yun lang, I feel sad for them. Pero yun, wala tayong magagawa dun kasi government na yung gumawa eh.